magpalang araw sa ating lahat. Samahan niyo ako, magkakaroon tayo ng malupit na hagsamayak, yung pang recipe ng Israel dito. Ngayong 2022, tayo ay muling magluluto ng gefilte fish, mga guys. Kaya ang gagawin na to ay magluluto tayo ng mga 30 katao ang kakain. Kaya marami tayong mga gagamitin na kailangan natin. Nandyan ang shurashim, nandyan ang geser o carrots, nandyan ang sibuyas, nandyan ang marami natin kailangan babalatan. Kaya, it's a busy day today, mga guys. Rowena Sullivan ay mag-uumpisa ng work, work, work. Kaya, heto na, magbabalat ng sibuyas tayo. Kaya, kamusta mga buhay-buhay natin dyan? Mega, mega, mega love! Shoutout sa lahat ng mga kaibigan sumusuporta dito sa aking channel. Thank you so much mga guys. Chikahan muna habang tayo ay nagbabalat ng sibuyas at mga ingredients na kailangan natin gawin dito sa ating gefilte fish. Ito ay tradisyon ng mga Israeli tuwing araw ng kanilang Pesach o kaya yung mahal na araw para sa dinner, pagkain nila. Ang mahalaga sa kanilang pagkainan ang gefilte fish. Kaya eto, tayong mga caregiver, natututo tayo sa tulong na rin ng ating mga amo. Kaya eto ang iyong lingkod, ako na ang gagawa sa taon na to, solong maggagawa ang isang Rowena Sullivan. Kaya samahan niyo ko at masasabi kong abangan natin kung magiging yummy, yummy ang gefilte fish ni Rowena Sullivan. Guys, pagkatapos maghiwa, tayo ay mapupunta sa carrots naman. Ang paano tayo maghiwa ng carrots, yung ganitong hiwa, papuso, ganyan. Para magkaroon ng disenyo, gagamitin ko rin yan para sa pagiging maging maganda sa mata ang ating product for today. Kaya samahan nyo ako mga guys, ganyan-ganyan lang. Hiwain natin ng manipis at may kasamang pagmamahal ng bongga. Amin ay shurashim. Ito ay parang yung ginseng sa mga Chinese. Yan, ito.
Maganda to pang palasa. Masarap. Nagnunuot ang sarap ng isang isda. Nagtatanggal din ng lansa. Sa ating mga Pilipino, gumagamit tayo ng luya. Ito sa kanila, ito parang ang pangtanggal ng lansa din nila. Ang tawag dito sa Israel ay shoresh, pero ang ginagaw, jingsing, ewan ko sa Tagalog, sa pasta, yun na yun, mga guys. Parang ano rin eh, root crop ng celery, ganyan. Ayan, kaya anuhin natin mga kapatirang kaibigan natin dyan. Gusto ko ng marami, kaya bumili talaga ako ng marami at para lasang lasa ang gagawin nating fish fillet. Ang ginawa ko mga guys, yan na, kompleto na mga ingredients natin. Nandyan na ang unang-una, ang fish, na yung malaking fish to. Yung nilinis ko, tinanggalan natin ng mga butinik sapagkat hiniwa-hiwa natin ng maliliit. At yan ay kailangan natin para pag-igiling, gigilingin natin yan mga guys. Pag ginigiling ko to, laging may kasamang sibuyas para mas manamnam. At ito yung mga ingredients natin. Nandyan din ang itlog. Nandyan din ang kemak. Ang ibig sabihin ng kemak ay ang arena, ang oil, paminta, asin. Yan ang mga kailangan ko. At saka yung skidim. Ang tawag dito yung skidim, yung parang nuts na kataas ng nuts. Kaya ito para mas maano. Yan yung skidim mga guys. Para mas mawala yung lansa. Ayan, yung kemak, ayan yung arena. Kasapagkat holidays ngayon, yung special arena ang ginagamit natin. Kaya gigilingin ko ito, hindi ko na rin naipakita kung paano magiling. Sapagkat kukulangin tayo ng oras. Basta, giling yan, makikita nyo, saka natin hakaluhin. Ayan na, nung nagiling na natin, nang kasama yung sibuyas, ilalagay na natin yung mga iba't ibang ingredients na nandyan. Ayan, ganyan kadami, malaki. Almost 4.5 kilo ang ating fish na ginagamit ngayong araw na to. Kaya nakakapagod. Ihuhulog na natin ang paminta. Yan. Dapat wag munang agad-agad marami. Kailangan tansya-tansyahan din. Kasi pag nagluluto ka ng maraming ganito, kailangan titikim ganyan para mas hindi biglaan ang lasa mga guys. Yan. Ang ginawa ko rito mga guys, pagkatapos yan yung ano, parang pampatamis at pangtanggal din ng lansa ang skidim. Tapos ay ang kailangan natin ay ginagawa ko to, iminamarinate ko ng isang gabi para bukas ko yan lulutuin. Minamarinate ko yan para mas lalong nagnunuot yung sarap ng paminta, asin, mga ingredients na ligay ko dyan, sibuyas, ganyan. Saka bukas natin yan. Bukas ko ito iluluto. Imamarinate ko yan ng isang buong gabi. Yan. Pero kailangan magkakaroon ka ng pasensya na hiwain. Ayan, ihuhulog ko na rin ang konting mantika para mas lalong pampasarap din yan. At hindi masyadong magdikit-dikit. Ayan, hirap haluin yan. Gumagana ang aking napakalaking muscles. Pero it's okay. It's alright mga guys. Importante makaproduce tayo ng masarap na gefilled fish. O kaya fish na malupet, fish ball sa atin. Pero mas masarap sa gefilled fish eh. Kasi may tamis yan eh. Nilalagyan ko rin ng konting asukal yan mga guys. Para ano, hahaluin. Ipapakita natin mamaya kung paano natin kailangan magpasensya sa paghahalo. Para siguradong equal ang lasa ng ating isdang niluluto ngayon. Kaya thank you so much sa lahat-lahat ng sumusuporta. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa, paki-like and subscribe na rin mga guys para mas lalo tayong ma-notify sa mga kakaibang luto na ginagawa ng isang Rowena Sullivan at makipagkwentuhan, makipagkaibigan ka dito sa aking channel. Ayan na yung mga guys. O yan, ang katapos kong na-imarinate ng isang gabi, eto, mag-umpisa na tayo. Tatlong kasirola ang gagamitin ko. Ayan, malalaki. Yung isa, nilagyan ko na ng tubig. Hahati-hatiin ko yung mga iniwa kong ingredients, kagaya ng sibuyas, shores, yung carrots. Ay, pagsasama-samahin natin yan.
Tapos, ilalagay natin yan ng isang oras o yung kalahating oras. Yung kumukulo na bago natin ihuhulog yung fish. Kailangan natin kulong-kulo na lutong-luto na yung sibuyas, yung carrots, para ano, lalagyan din natin yan, mga kaibigan, ng iba't ibang ingredients. Kagaya ng asin, lalagyan natin konting mantika, konting asukal, at konti ring paminta para pangpalasa. Para yan, mas masarap yan. Kaya, sana ay makakuha ako ng matana sa pagluluto ko ng gefilte the fish. Char, ang matana ang salitang ito ay makakuha man ng regalo sa amo. Ha ha ha! Sana nga. Wish me luck, mga guys, sapagkat holiday, nagbibigay sila ng regalo sa ating mga caregiver. Wow, sana all. Wish me luck, mga guys. Ayan. Kaya makulay, magpaganda ang kulay ng isang yung gezer. Gezer, nasanay na kasi ako magsalita nung ano, kaya ginagamit ko itong, usually kung ginagamit ang gezer o kaya yung carrots. Ayan na, mga guys. Ganyan, tamang tubig lang. Dapat medyo ano, para kasi mag-jelly ang sauce nito. Kaya kailangan huwag masyadong madami ang ilalagay nating tubig dito sa ating mga kasirola, mga kaibigan. Para mas mag-ano yung lasa niya. Okay, so alright. Kaya thank you so much. Special thanks sa ating mga co-founder, ang ating mga malulufit na founder, ang ating si Madam Rain at ang ating mga kaibat team, mga team collab, team kapatid, team legit, team mushroom, team international, lahat ng team na nandito dito. Thank you so much sa sumusuporta sa inyong lingkod na si Rowena Sullivan. Pasensyahan na muna sapagkat ako ay hindi na nakakapag-live. Kaya nakakamiss. Kaya dito dinadaan muna natin ang pagiging ano natin, hadit, shout out to the max na ating mga kaibigan habang tayo ay nagluluto. Ayan, kumukulo na ganyan. Hindi ko na videohan kung paano ihulog, pero ganyan ang itsura. Bibilog-bilogin natin, mga guys. Papakukuloan natin yan ng isang oras hanggat lutong-luto. Tapos palalamigin. At eto na ang kanyang grand finale. Ang ating lingkod na gefilte the fish. At i-congratulation nyo rin ako, mga guys. Nagustuhan yan ng aking mga amo at gustong-gusto nila. At patay na tayo niyan. Siguradong susunod na taon ako na naman ang magluluto. Nagpakitang gilas kasi. Kaya asahan na. Ayan. Nakagawa tayo ng 69 na piraso ng gefilte fish dito sa ating gina. Ayan. Ang inyong lingkod na si Rowena Sullivan ay pinapakita ang gefilte fish. Kaya thank you so much, mga guys. Bye-bye. See you again next time.